Yo guys, Mixto here with another Solo Leveling Arise video. At ito na nga, another account review tayo. Ibang account na to ha. Ito yung account na walang Choi plus 1 or advance 1. So kung nakikita nyo sa thumbnail, may 21,000 crystals ako or diamonds. Ay, essence stones pala. So hindi ko pa ginagamit yung essence ko dito sa banner na to, limited banner na si Choi, kasi may balak akong kunin yung ibang characters. Meron na kasi akong fire element na character, which is yung pinaka the best hunter, which is Emma. So ito yung pinaka the best character na pwede mong i-pull. Kaya hindi ko na kinuha or hindi na ako nag-pull dun sa limited banner. Tapos kanina nakuha ko to si Min Byung-gu. So yan, nasuertehan nga ako eh. Sa standard banner to ah. Tapos ito din, another one of the best characters to pull, si Soy Ji-woo. Ito, malakas naman to. Pero ito yung talaga yung ano, mga characters na magandang i-reroll for. Ito. Itong dalawa. Ito din, malakas tong healer. Maganda din to sa lineup nyo. So, ito pala yung bagong character ko. Yan. Weapon ko, Demon Knight Spear. Ito, OP ito na SR na weapon. Tapos yung Demonic Plum Flower Sword. At kung nagtatanong kayo, may nagtatanong kasi sa akin kung paano natapos ko yung chapter 8. Kasi dito talaga, so ano na ako eh, sa normal tayo, chapter 10 na ako, natapos ko na yung chapter 8, pero hindi ko pa nakukompleto yung mga trophies. Pero ito yung kay Ingris ba to? Character dito yung Crimson Knight, Protector of the Throne. Natapos ko na siya nung, day 3 ata. So day 6 na ako, day 3 nakuha ko na, or natapos ko na yung chapter 8. Kasi chapter 2 pala, ay day 2 pa lang dapat, tapos ko na sana. Basta makuha ko lang tong weapon na to. Eh day 3 ko to nakuha. Ito kailangan mo to talaga kasi ang weakness ni Ingris is light. To, yung light type. Tapos pwede mo to spam. Yung skill niya is pwede mong spam. Tas grabe yung burst. Kaya ito talaga yung abangan mo para matapos mo yung chapter 8. After that, ma-unlock mo yung instant dungeon, tapos yung Army of Shadows. Yan, pero ito yung ano ko, shadow ko si Ingris. First shadow, rank common. Tapos punta na tayo kay Sang Jin-woo. So ito yung stats ko. Perception yung pinakamaganda dito, napataasin basta mag 90% pataas above. Pero para sa akin na at least 93 or at least 90, pero recommend ko 93 pataas. Kasi wala lang, doon ko natapos yung English na ano chapter 93 plus. Syempre attack, kailangan mo ng strength, perception. Ang third priority dito is agility for the crit. Kung nakuha mo tong Demonic Plum Flower, pero focus muna ako dito sa dalawang stats. Tapos ito yung mga weapons ko. Demonic Plum Flower, nakuha ko to nung day 3, pero natapos ko na din yung chapter 8 bago ko to nakuha. So ang weapon ko nun is ito. Yung natapos ko yung chapter 8, Demon Knight Spear. Tapos ito, Sandstorm Cube. Alam niyo bakit? Kasi may precision. Precision. Ang alam ko dito is pampataas din dito tong part na to, yung stat na to. Kung nalagay mo yung cube, tapos alam mo yung ibig sabihin niyan, pwede kayo mag-focus lang dito sa attack. Kasi meron na kayo nung itong stat na to dito sa weapon na to.
sa itong dalawa lang, kahit walang SSR weapon, pwede nyo matapos yung chapter 8. At dapat mabilis yung ano nyo, kamay nyo dun sa mga attack, dapat ma-dodge nyo. Almost dapat ma-dodge nyo halos lahat ng attacks. Kasi medyo malambot yung character mo eh, nakafocus ka sa strength. Tapos yung weapon mo is puro SR. SR, may R lang, ganun. So mas maganda mag-focus kayo sa dito at sa pagda-dodge. Ano ko to eh, almost 1 hour bago ko natapos yung chapter 8. Naka ilang rerun ako, ilang play. Naka ilang ano din ako, grabe ang ano ko dun eh. Hanggang sawa dapat. Buti nga natapos ko lang siya bago magano, 1 hour, almost 1 hour lang talaga yung ano ko eh. Nakakapagod yun, pero nakaka-enjoy kasi medyo mahirap. Yun ang maganda sa game, medyo mahirap yung mga game mode. Wala na yung mga chapter, mga story. Mas maganda talaga yung medyo mahirap, para ma-challenge naman kayo. Masaya naman yung laro, kung medyo mahirap talaga. Yan, one trophy ko pala nga eh. Tatapusin ko lang to. Kasunod, kung kailangan ko ng... Hindi ko na kailangan kasi ng mga ano eh, tickets. Kasi nakuha ko na yung, kasi may Emma na ako. Ayaw kung may nag-overlap na element sa team ko. Kaya meron akong wind, fire, light, water. Ayaw ko ng another SSR na fire. Kaya nga nag-aabang ako ng limited character na at least dark. Diba? Dark. Ano tayong dark? Libra, pero mas gusto ko limited character para magamit ko tong naipon kong essence stones. Yan, tapos ito yung draw history ko, isang beses lang na times 10 na nakuha kong libre dun sa mga freebies dito sa mga challenges, ay sa missions pala or achievements. May mga libreng limited tickets dito, claim nyo na lang. So yan, puro weapon ako dito. Tapos isang dark. Need ko ng dark character para makompleto ko din yung mga missions ko dito sa hard part ng story. Kasi need nila ng for example ito, dalawang dark hunters. Kailangan nila. Mas maganda may SSR hunters ako na ayon dun sa element. So kailangan ko ng ano kayang SSR na ano? Dark? Parang dark lang eh. Kompleto na ako. May wind na ako. Fire, light, water. Dark na lang talaga. Sana dark yung limited next character. Limited character na susunod kay Choi. So, demonic flame swords. Level 60. 32 yung demon knight spear. Tapos punta tayo dun sa hunters. Mga weapons nila. Steel axe. Wala akong masyadong magandang weapon para sa kanila. Ito shield, kinumpleto ko yung advancement dito sa shield kasi mataas yung bigay. Ito, may extra silang dagdag. Tapos si Sio Jiwo, steel dagger lang. Ito wala pa ako kasi pinalit ko yung shield para kay Min Byung-gu. So, doon na tayo sa artifacts. So artifacts ko madali lang naman. Ito. Ito ako sa armed. Ito, increases attack. Tapos dito, ignores 15% of the target's defense and attacks. Kasi ito lang yung kumpletong epic na artifact. Nag-iipon pa ako ng mga legendary artifact. Bali dalawa lang yun na hanap ko. Ito. Ay tatlo na pala nahanap ko. Tapos hunters, ano lang, parang kalat yung gawa ko. Ay hindi naman pala, kompleto yung set. Yan, pero may mga common lang, may isang legendary. Ayan, may isang legendary, epic, saka common. Ito yung noble sacrifice. Ito din, noble sacrifice. Yan, tapos meron din ako dito ng behemoth necklace. Beast bracelet. Ito, first na epic dito sa mga part na to. So, magfa-farm din ako dito or maghahanap din ako ng mga legendary equipments or artifacts pala.
Tapos, yung skill, pinokus ko muna dito. Sa healer ko. Next ko dito. Tapos dito, yung special skills lang yung na-upgrade ko. Ewan ko lang kung bakit. Tapos dito sa MC natin, skills, medyo mataas na lahat. 4, level 4, 3, 3, ayan, 3. May equipment akong rare. Ayan, 4, 4, 3, 3. Tapos dito naman sa QTE skills ko, 4, 4, 3, ultimate skill, 2, level 2, saka level 4. So, yan. Gold palang kinukulangan ako ng gold. Kaya medyo ano ako, medyo maingat ako sa paggastos ng gold. Hindi ko gagawin yung ginawa ko sa main account ko, which is nagsasayang ako ng gold. Kasi ito pala yung mga characters ko, yung mga SR, yan. Ito yung sinasabi kong nasasayang. Huwag na huwag kayong mag ano dito. Dapat mag-decision na kayong saan nyo ilalagay yung mga stats. Kasi kung nag-reset kayo, may bayad na naman, 28, mataas yan, 28k gold. So total power ko dito is 24k, almost 25k total power. Tapos dito na ako sa The Monarch of Shadows, yung job ko. Yan. Tapos like lang sinabi ko kanina, Army of Shadows ko iisa lang. Ano? Yung mga episode pala or chapters kung saan mo ma-unlock or makukuha to mga characters na to. Ito malapit na to, nandito na nga ako eh sa chapter 10. Tatapusin ko na lang to mamaya. Yan, tatapusin ko na lang to mamaya, madali lang naman to, basta makachamba ko ng ilang dodge, yung mga extreme dodge. So, hanggang dito na lang yung video. Hindi ko na kailangan ata. Sige, lagay ko na dito sa 85 yung completed achievements ko dito. Madali lang tayo sa codex naman. 22.4% missions. Yan, madali lang dito. Challenges. Dito pa lang ako sa chapter 5. Natamad ako dito tapusin kasi magagastos na naman ako ng gold, which is ayaw ko. Makukuha ko lang din naman to. Yan. Next natin sa dispatch mining team. So level 5 na ako dito. Tapos sa gates naman, yan, no difficulty available. Magche-change tayo kaso wala na akong mga susi. At parang extra tip ko lang sa inyo, diretso kayo dun sa pinakamataas na difficulty para mataas yung experience niyo gold. Mas maganda yung manual kayo maglaro, hindi automatic or autoplay, para masulit nyo yung gold experience, pati na yung mga artifacts, mga equipments, yan, masulit nyo yan lahat. Mas maganda masulit nyo yung mga nakukuha ninyo. So hanggang dito na lang ata. So hanggang dito na lang yung video. Sana magustuhan niyo yung account review ko. Second account ko to ha. Yung first account ko hindi ko na nilalaro masyado. Last time ako naglaro dun is 2 days ago ata, yung may plus 1 choy ako. Kasi dito kasi sinerte ako sa bala ko lang kasi dito is hindi ko gagastusin yung essence stone. Pero pag pull ko, ang mga nakuha ko is yan, may SSR Demonic Plum Flower Sword ako. Tapos yung hunter na nakuha kong sabay, which is ito, si Emma at si Yojiwo. Nakuha ko tong dalawang sa isang 10 plus or X10 summon. So swerte talaga ng account na to. So hanggang dito na lang talaga. Thanks for watching. For more Tagalog videos about solo leveling Arise, check my video. Gagawa din ako sa future. At ibang anime games. So, yan. Alis na kayo.